Ito namang kung maaaprobahan daw ang pondo, ito'y magkakaroon marahil ng malaking, mas malaking gera laban sa mga komunista. Ha? Isang taon bago ang 2022 elections. Ang ibig sabihin dito sa balita, mga kaibigan, yung inallocate na pondo, halaga ng pondo sa controversial na insurgency, anti-insurgency task force na the National Task Force to End Local Communist para tapusin ito raw, communist armed conflict. Ang halagang inilaan dito ay 16.44 billion fund. In the proposed 21, nakapalob ito sa nakasalang na 2021 national budget na hindi pa naaaprobahan. Kasalukuyan pang pinagsinasalamang kanila. Hindi natin alam kung itong mga senador eh, nagbubulgar para anong dahilan. Kasi baka mamaya, binulgar mo nga, di ba? Na ganito pondo dyan no, ng mga congressman. Tapos may papasa rin. Para saan yun? Di ba? Useless. Ha? So, dito naman sa para daw tapusin, may tinayong task force para tapusin ang komunismo, ang communist armed conflict dito sa Pilipinas. Nilaan 16.44 billion. Ha? Ano ba yung huli ritong sinasabi na andali lang, hindi ko napaka, ang haba nitong balita eh. By moving the money to the task force, the Duterte administration is saying that it just needs one big push. Ito ah, kailangan lang daw ha, ng administrasyon. Gusto nilang ipakita o paniwalain ng tao na kung talagang makapagtutulak ha, ng ganitong kanilang programang ito laban sa komunismo para mawakasan na. Period. Mga kaibigan, period. Kay Marcos nga, hindi nangyari yun eh. Di ba? Yun daw, hindi raw nagawa ng kahit sinong gobyerno. Ha? Nabigong gawin ng kahit sinong gobyerno dito sa Pilipinas ang tinutukoy nila. Ha? Yung malupig ang mga rebelde. Ha? Na ilan ba ito? 4,000 lang pala ito eh. Nationwide. Kukunti. Ayon na rin sa pagtataya ng military. At para lumpuhin ang iba pang grupo na sumusuporta o simisimpatya sa armed struggle. Period na tayo doon. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, yang ideolohiya na yan, ideology yan eh. Di ba yung sinasabing ito yung mga pinararatangan, yung nire-red tag na mga estudyante, ito raw nire-recruit daw ng MPA para sumama sa kanila. Ako, hindi ako naniniwala eh. Maaring may ilang naga-underground, di ba? Ngayon, ito yun eh. Ano ba solusyon dyan? Yung tunay na solusyon dyan, yun ang hindi nila ginagawa. Mga kaibigan, bakit ho merong mga kabataan na naaakit sa mga nasumama at mapaniwala, magkaroon ng paniwalang na katulad nung sa mga komunista, di ba? Bakit? Sabi ko nga sa inyo, kahit na ilang pun taon pa yan, hindi magtatagumpay yan.
dito sa Pilipinas. Sapagkat majority ng mga Pilipino Christian Bible based ang mga ano niyan ang paniniwala niyan, di ba? Mga religious, may kinakaanibang tinatawag nilang Christian religion. Ha? Bukod pa yung mga Muslim o mga kaibigan. Sa mga Christian na majority dito sa Pilipinas, hindi papasukin yan eh. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, labag sa komunismo yung relihiyon. Diba? Sa kanila, lason yan eh. Oh, tsaka wala silang Diyos. Kaya nga sa China, pinagpapapatay yung mga nagre-relihiyon dyan eh. Diba? May isang lugar dyan sa China nga na nabanggit na natin, mga Muslim, oh, pinapatay nila, oh, mga kaibigan. Ngayon, ano ba ang talagang solusyon dyan? Bakit hindi nagtagumpay ang ibang administrasyon dyan? Hindi nila kasi pinuntirya kung ano yung tamang solusyon doon sa problema. Ito, para magka-budget lang military dito eh. Oh, mga kaibigan, sipin ninyo, ang tagal ng panahon yan, ha? Ganyan pa rin. Paano ka maniniwalang kaya niya? Wala nga, yung ang corruption, hindi niya kaya eh. Di ba? Oh, maliliit pa, hindi niya kaya eh. Yan pa, paniniwalain tayo. Hindi. Yan eh, kwan yan. Vitamin ng military yan eh. Ganito yan. Ano yung sinasabi nating solusyon? Kahit ano pa ang gawin natin, kung hindi mo susugpuin yung pinagmumulan, di ba? Sabi nga, kahit patayin mo ng patayin yung lamok, hindi mo uubos ang lamok kung yung kanal na pinanggagalingan ng lamok, hindi mo nililinis. Oh, paano yung nakakaakit itong mga komunista, mga kaibigan, nakakaakit sila ng simpatya doon sa mga taong naaapi. Di ba? Hindi nagtatamo ng katarungan. Gagatungan nila yon. Yung mga mahihirap, madaling ano yan, emotional yan eh. Mga estudyante, madaling hikayatin yan eh. Ha? Pero, yan ba ang tamang solusyon dyan? Hindi ho yan. Alam nyo, yung kilusang yan, kusang mawawala ng dahilan yan eh. Kailangan tanggalin mo yung dahilan. Ano ba nagiging dahilan? Oh, yung kaapihan ng mga magsasaka, di ba? Oh, hindi naman tinutulungan ng gobyerno yan. Kaya nga sinasabi natin noong isang araw, ayan pera. Sa 1 bilyong piso lang eh, makapagtatayo ka ng 4,000 bahay eh. Di ba? Pag nagkaroon ng bahay yan, kahit na anong hikayat ang gawin ng komunista yan, bakit pa sila sasama dyan eh? Inaayos ng gobyerno yung buhay nila. Di ba? Sa madaling salita, ang talaga solusyon dyan, tanggalin mo yung corruption. Hindi nyo ina-address yun eh. Ha? Mga kaibigan, ipakita mo sa mga mamamayan, pabalik-balik lang yan kung ganyan ang mga programa mo. Uulit na naman yan. Parang sa mga rebelding Muslim noon. Noong panahon ni Presidente Cory Aquino, naikwento ko na ito, ha? Ito, kahit na papano, nakapag-ambag tayo sa ating pamahalaan. Noong panahon ni Cory Aquino, merong lumapit sa akin na isang OIC mayor sa Maguindanao. Lumapit siya para i-coordinate yung pag-surrender ng mga rebelding Muslim kay
Secretary Fidel Ramos that time. Sabi ko, hindi ko kakilala yan kasi nabasa nila sa dyaryo na meron kaming itinatag na grupo, yung Friends of Ramos, FOR. Ngayon, itong mga Muslim, itong ano yun, OIC mayor yun eh, di ba? Kaupo pa lang ni Cory noon. OIC pa lang eh. Wala pang election ng local eh. So, ang sabi niya, eh sabi ko, meron tayong pwedeng lapitan. Yung kamag-anak ko na dati Vice Chief of Staff eh, ng Armed Forces of the Philippines. Dalawa po eh, ano niya, concurrent the Deputy Chief of Staff at saka Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ang Chief of Staff ng Armed Forces noon, si General Renato de Villa. Ngayon, eh, sinamahan ko siya ron. Ang ginawa naman nung kamag-ana ko, ipinatawag yung Chief ng Civilian Relations Service. Ang nakaupong CRS noon, yung Civilian Relations Service, Commanding General, si Colonel Oscar Florendo. Ito yung napatay dun sa ano, sa Cagayan, di ba, nung mayroong mga rebelde. Iyon, tinawag yon. Pumunta rin sa opisina niya at isinama kami ni General Oscar Florendo sa kanyang opisina. Natatandaan ko pa eh, yung pangalan nung nag-asikaso sa amin doon na inutusan naman ni Colonel Florendo, si Colonel Canatoy, yun ang pangalan noon. Dinala kami sa isang intelligence, lihim na opisina ng intelligence, kasama ko yung Muslim na OIC mayor sa Maguindanao. Oh, yun pala yung nire-report niya na susurrender, kaya pala kami dinala ron sa ano, ang tagal naming naghintay eh. Nagkukwentuhan kami. In-interview muna siya eh. Sino itong surrender? Ito, pamumuno ni ganitong, pinagsasabi niya yung pangalan ng mga commander. Oh. Ngayon, eh, naghihintay kami. Matagal, siguro mga 3 oras. Yung pala, kasalukuyan ang nagbe-verify ang armed forces kung sino itong mga taong binanggit nitong mayor na magsusurrender. Siyempre, siguro, tinanong doon sa Mindanao, di ba? Intelligence. Sino ito? Ayan, confirm. O, nung lumabas, sabi sa akin nung Colonel, confirm na ano, matindi palang grupo yan. Sabi nga nun. Yung, ano pala yan, breakaway group ni Commander Nara. Alam nyo kung ilan yun, nag-surrender? Later on ko na lang nalaman dahil pagkatapos nung meeting na yon, ang nag-usap na yung mayor at saka yung armed forces. Ako naman, ano lang eh, naging kwan lang, instrumental lang tayo para maidirekta sila sa armed forces. Kaya nung nasa Japan kami nun eh, nabasa ko, dahil nandun yung isang congressman na kaibigan namin, dumating kasama ng tatay ko, eh may daladalang dyaryo na bulletin. Pagtingin ko, front page sa bulletin eh. Yung litrato, nag-surrender kay Ramos. Yung mga taong binabanggit nung mayor, nandun pa yata yung mayor nun, kasama siya sa litrato. Ano natutunan ko nung mga panahon na yon? Yan pala mga rebelde, binabayaran ng gobyerno yan. Diba? Surrender. Iba yung bayad sa kanya, iba pa yung bayad sa armas. At sila rin na nagkwento sa akin na kasi kaya namin binerify yan, maraming lukulukong ganyan. Ha? Magsusurrender ngayon. Tapos magsusurrender ng baril. Yung baril na sinusurrender, hindi pumuputok. Ha? Pagkatapos, pag nakasurrender na yan, nakakuha na ng pera, magbabalik na naman yan doon sa rebelde na naman siya. Ha? Paulit-ulit parang squatter na tumira dito, pinaalis ng gobyerno, binigyan ng ibang bahay sa malayo-layo, di ba? Binigyan ng bahay. Tapos, ibebenta yun.
babalik na naman sa Maynila. Maghanap na naman ng lugar kung saan siya mag-i-squat. Ganon ang mangyayari. Bakit? Kasi parang lamok nga. Pinapatay mo lang yung lamok, ayaw mo linisin yung pinanggagalingan ng lamok. Kaya walang katapusan yan. Ginawa na rin ni Marcos yan eh. Di ba? Nawala nga dito sila Misuwari. Di ba? Ang tagal na nagtago niya sa Libya. Mga kaibigan, nagbalik lang yan dito nung nakaupo na si Mrs. Cory Aquino. Di ba? Oh, mga kaibigan. So, ang dapat na approach dyan, gawin ng gobyerno yung tunay na pagtulong para iahon ang ating mga kababayan. Pag nagagawa na ng gobyerno yan, pag wala ng corruption o na malaking kabawasan ang nangyari sa corruption, kusang kahit anong propaganda, kahit anong pag-inganyo nila, pagpo-promote nila para makahikayat ng sasama sa kanila, sila mismo, mangungunti eh. Yung mga dati mismo sa kanila, wala na. Kasi wala na silang issue. Yan ang ginagamit na issue. Naku, mahirap ka eh. Ha? Talaga itong gobyerno, ganito, ganon. Ha? Umawa ka na lang ng armas, sumama ka na sa amin. Ganon, di ba? Oh, di ba nung araw, mga pabrika, pinapasok ng mga leftist, pagkatapos, magtatayo ng union, di ba? Kaya nangyari nun, di ba, sa panahon ni President Cory Aquino, nagsipagsarahan ng mga pabrika dito, di ba? Isa-isa. Bakit? Araw-araw may nagwewelga. E di nalugi na yung mga negosyo, ultimo restaurant, mga kaibigan, winewelga, lahat pala napasok na. Oh, may nangyari ba? Wala. Nung sarado na, tigil na ulit yung kalokohan nila. Di ba? Mga kaibigan, you know eh. Ang dapat, kung ano yung nakikita ng taong nangyayari, ha? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit may sumasama. Di ba? Sino ba number one nagpaparami ng mga MPA? Di ang gobyerno. Bakit? Kasi hindi nila ginagawa yun dapat nilang gawin. Di ba? Kasi kusang mamamatay yan kung ang mga tao talagang with sincerity ginagawa ng gobyerno na tulungan yung mamamayan. Oh, halimbawa, yung mga napinsala ng kalamidad. Sabi ko nga sa inyo, ito yung panahon eh, para maipakita nila eh, ang sincerity. Di ba? Isipin mo yan, no? Ang mabibigyan mo ng bahay, sabi ko nga sa inyo, sa halagang 250,000, sa halagang 1 bilyon, 4,000. Ha? Sa 10 bilyon, 40,000. Sipin mo yun. Ha? Eh, ito'y 16 bilyon, di ba? Ilang bilyon ito raw? 16, di ba? Mga kaibigan, 16 bilyon. Eh, mangungunti na MPA dito. Di ba? Bigyan mo ng bahay yung mga yan. Lalo na yung mga nasalanta. Lalo na yan, yung nasalanta ngayon. Yan ang ma-recruit nila. Nako, ang daling sasama sa kanila niyan. Percy Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Kasi ang lahat ng ginagawa ng gobyerno, yung makagagalit sa tao eh. O, katulad halimbawa, si Vice President Lenny Robredo, nananahimik yung tao eh. Wala namang ginagawang masama eh. Bababuyin ninyo. Porki tumulong at napabalitan tumulong. Ha? Mga kaibigan, masama ba yun? O, sino ngayon na nagtutulak na sumimpat siya kay Vice President Lenny Robredo? Eh di kayo, kasi kayo gumawa ng dahilan eh. Di ba? Mga kaibigan. Oh, ito sabi, in the past, Duterte had not felt any such compunction in public accusing
opposition Senator Leila De Lima of accepting money, o ito ha, from the illegal drug trade in the national penitentiary when the lawmaker was still justice secretary. Ako alam nyo, nung unang kinasuhan nito si De Lima, natuwa ako eh. Kasi akala ko totoo ginagawa nila, mga kaibigan. Yun po pala, ngayon lumalabas na, di ba? Mismong mga agency ng gobyerno na nag-testify sa kaso ni De Lima, eh sila mismo ang nag-aabsuelto eh. Na wala silang nakitang ebidensya na tumanggap o merong sabuatan si De Lima tsaka yung mga drug lord. Wala silang ebidensyang ganun. Ultimong AMLAC, walang na-trace na ganun, mga kaibigan. So, alam nyo, ako ah, tatapatin ko kayo. Kung hindi tayo patas, mga kaibigan, dudurugin ko si De Lima. Alam nyo yun? Matatanda ninyo, mga listener pa natin, ang sumama ng pangunahan natin ng rally labang kay noon ay Justice Secretary Leila De Lima. Ha? Oh, kasi noon meron akong issue laban sa kanya. At yun, hindi nila nasagot yun. Ano ginawa ni Leila De Lima? Ha? Eh palibasa, maraming kaso yung istasyon. Ha? Oh, na pinanggalingan ko. Kinausap. Ha? Nung araw na mag-rally kami, tinawagan ako ng istasyon na wag na akong pumasok dahil dun sa rally. Ano ibig sabihin nun? Inimpluensyahan ni De Lima yung himpilan na nakikinabang sa gobyerno. Nakikinabang kasi yun eh. Magsisip-sip yung kung sino nakaupo. Kaksakir, tawag nung mga Amerikano sa ganun, di ba? Oh. Eh, kung may pelikulang mano po, ito naman, mano pa. Mga kaibigan. Ngayon, edi dapat eh, magtanim ako ng hinanakit. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, natuwa ako. Kasi, at least kung hindi natin nakuha ang katarungan labang kay De Lima noon sa kaso na ating mga issue na ating, yung mga issue ng ano yun ha, valid yun, mga kaibigan. Alam ng mga listener natin yan na nakasubaybay noon sa atin. 2011 yun. Ano ang dapat nating magreaksyon? Di personalin ko dapat, pero hindi ho eh. Kasi pag ginawa natin yun, para tayong nagsasalita dito sa mikropono, na wala tayong karapatang magsalita para punahin sila. Hindi ho ba? Para pumuna sa gobyerno. Bakit? Eh, masakit man, hindi natin pwedeng ihalo sa issue ang ating personal ha, na hinanakit kung meron man. Paano tayong mananawagan ng katarungan ng pagiging patas ng rule of law kung ang paiirali natin ay yung kamukha ng ginagawa nila? Maghihiganti ka. In the first place, sabi ko nga sa inyo, mula nang ako nagkamalay, namulat na ako sa paniniwala sa nasa itaas. Ha? Mga kaibigan, mulat na tayo dyan pagkabata hanggang ngayon. Yun ang pinapractice natin. Yun ang pinaniniwalaan natin hanggang ngayon. Ha? Pagkatap, ano sabi? Di ba? Huwag kang maghihiganti. Di ba?
Huwag kang mag-iigante. Masama yun. Ipaubaya mo ang pag-iigante sa nasa itaas. Siya ang bahalang maghiganti para sa iyo. Ha? At saka, sa pangalawa, sa trabaho natin, kaya natin pinupuna ang mga nasa gobyerno na gumagawa ng kamalian sapagkat hindi sila sumusunod sa rule of law. Nilalabag nila yung rule of law. Pag nilabag mo yung batas, nawawala yung batas. Nababaliwala na ang mga batas. So, pagka gumaya tayo sa ginagawa nila na ang intention lang pala natin kapag ka meron kang nakagalit, nakamukha nun, may umapi sa'yo. Ha? Pagkatapos ang gusto mo na dahil naagrabyado ka, makompromise ang batas dahil lang sa galit mo. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Yun nga sinasabi natin, bakit ba natin binoto itong si at ikinampanya itong si Presidente Digongyo? Sapagkat nagkamali tayo ng akala na siya ang magwawasto sa lahat ng kamalian na nangyari in the past. Nagkamali tayo. Ngayon, sasabihin, kasalanan mo pala yan. Kinampanya mo pa yan. Hindi ko na ho kasalanan yun. Kasi nung ikampanya ko siya, mabuti naman ang hangarin ko Di ba? Hindi naman ako naghahangad ng pwesto. Ang inahangad natin, magtagumpay nga sila Kahit na anong gobyerno pa yan, kahit na hindi mo pa ikinampanya yan. Siyempre, ang hangad natin, magtagumpay lagi ang gobyerno. Bakit? Pag nagtagumpay yung gobyerno, parang nagtagumpay na kung anuman yung adhikain mo na itinataguyod. Kung anuman yung iyong hangarin. Ha? Ano ba hangarin natin? Tumino ang bansa, di ba? Pag tumino ang bansa, naging mapayapa ang buhay ng tao, ha? Dahil tiwasay, nabawasan ng mga krimen, hindi, lalong lumaki krimen Lalong umabuso yung mga nag-aabuso. So, hindi na tayo may kasalanan nun. Ha? Kasi mabuti ang hangarin natin at hindi naman tayo kasali sa ginagawang pagpapatupad ng mga batas. Di ba? Hindi ba tayo kasali sa administrasyon mga kaibigan. Kaya, hindi pwedeng, ako sana matutuwa. Sabi dito? Bakit si Dilima? Idiniinin nyo Di ba? Sino ba nagdemanda kay Dilima? Di ba executive? Di ba? Ang nagdiin dyan si Kwan? Si Piluka? Puro nakapiluka mga kinukuha nito. Nakakahalata na ako. Si Marculeta. Si Marculeta raw, tatakbo pang senador mga kaibigan. Alam niya, hindi siya pamimintas pangangantsaw sa mga nakapiluka. Huwag naman magagalit. Kasi kung government official ka, natatawa nga ako sabi ni Roque, ang plastic daw niya, Hindi raw plastic si Presidente. Pagka sinabi mong hindi plastic yun, pati ikaw hindi ka plastic, hindi kami naniniwala na hindi plastic si Roque. Katunayan, nakapiluka yan Mga kaibigan, aanin mo yung piluka mo. Di ba? Ba't nahihiya ka bang ipakita yung anit mo? Ha? Ano ba diferensya kung kalbo ka natural yung kalbo. Di ba? Saan mo gagamitin yung piluka na yan para sa nagpaganda ba sa mukha mo yan? Ha? Hindi ba ka-plastikan yun? Ayaw mong tanggapin? Ha? Labas na yung utak mo. Mga kaibigan, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya isa lang ang marangal na nakita nating at least ha, so far wala pang hindi naghangad ng pwesto. Pero magaling kumpara mo sa mga sumunod na Chief Justice, mga kaibigan, si Antonio Carpio, di ba? Siya mismo ang humiling, kaya kahanga-hanga yung kanyang dignidad, ha? Bilang isang maestrado ng Korte Suprema. Ilang beses siyang nilagpasan. Kasi parang kay ano yan eh, parang kay Vice President Lenny Robredo yan. Si VP Robredo, kunyari sinasali nila, talagang ginagawa nila ng paraan ng bitag, ha? Para sirain, magkaroon sila ng dahilan, justification para siraan, di ba? Si VP Robredo. Ganon din ho kay Carpio. Matalino si Justice Carpio eh. Kaya nung siya ay, nung tuwing magkakaroon ng, nung siya hindi pa nagre-retiro, tuwing magkakaroon ng vacancy yung Chief Justice, meron magre-retire, eh sinasali lagi ang pangalan niya, di ba? Sa mga posibleng pagpilian na papalit sa Chief Justice na magre-retiro. Ilang beses niyang personal siyang nagsasabi na huwag niyo na po akong isali diyan, di ba? Eh bakit sinasali ang pangalan niya? Kasi siya ang most senior at that time, di ba? Most senior associate justice of the Supreme Court. Oh, mga kaibigan. Kaya automatic lagi siyang kasama, pero siya mismo ay nagsabi na huwag na siyang isali. 'Di ba? Kung iba-iba 'yun eh, makapalamuka. 'Di ba? Sige, isali niyo lang ako. Isali niyo lang ako na isali. Eh, hindi eh. Isang taong may pagpapahalaga sa kahihiyan, di ba? Sa honor, sa dignidad. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung meron tayong isa sa mga dapat na makapanungkulan sa gobyerno, eh presidente, sige, sabihin niyo sa akin, sa lahat ng mga tatakbo ngayong presidente, sino ang makakapantay sa kwalifikasyon ni Antonio Carpio? Wala po eh. Lalahatin ko na yan eh, mga kaibigan. Pero, tanggapin natin ang katotohanan na sa pagpili ng presidente, gaya ng nasabi natin, hindi naman ho basta qualified ka eh, pwede ka nang manalo. Di ba? Alam natin yun eh. Eh lalo sa klase ng mga tao na nakikita natin ngayon, mga kaibigan, ewan natin. Eh unang-unang kalaban natin sa susunod na eleksyon, Smartmatic. Mga kaibigan, papayag pa ba taong bayan ha? Alam na ninyong kalokohan, malaking kalokohan yung Smartmatic. Payag pa ba tayo? Ang payag dyan, yung ayaw umalis sa pwesto, di ba? Oh, mga kaibigan, sapagkat sigurado na yan eh. Isa lang ang kakausapin mo dyan eh. Comelec lang eh. Tsaka yung Smartmatic. Ha? Tanyo, bakit walang kaso hanggang ngayon? Yung si Andres Bautista na tumakas dito, palabas ng bansa. O yun ba, walang ebidensya ron? Ang dami, di ba? Oh. Pinakita nung asawa, di ba? Ang mga ebidensya. May paper trail, yung mga bank deposit. Ano malay nyo, baka na-withdraw niya pa nga lahat yun eh. Di ba?
Imbes na i-preach, yung babae, asawa niya, mismo, dumulog yun. Kay Presidente Duterte. Di ba? Tinulungan ba? Hindi. Si Kapir si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Tito Soto! Sa'yo, ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo bigan ang bawat kaibigan na